Mga kababayan, ito na ang isang malaking twist at matutupad na ang ating pangarap na magkaroon ng liwanag ang bahagi ng ating kasaysayan na nadimlan dahil sa matinding politika ng panahon ni Pangulong Marcos at Ninoy Aquino. At simula nga niyan ay hindi pa din malinaw kung sino nga ba ang tunay na pumatay kay Ninoy at kung sino ang utak ng lahat. Sa video ng ito ay malalaman natin kung ano ang pinakamatinding twist sa kasaysayan ng Pilipinas. Excited na ba kayo? Samantala, bago tayo magpatuloy ay tiyaking naka-follow at nakapag-subscribe na kayo sa ating page at YouTube channel. Isang sorpresa ba na si Juan Ponce, Enrile ang hinirang ni Pangulong Bongbong Marcos na Presidential Legal Advisor? Ito kaya ang nakatakda ng tadhana para tuluyan ng mahayag ang lihim na nakaraan na hanggang ngayon ay hindi pa din malaman. Ating alamin sa video ng ito. Narito ang salaysay ni former Senator Juan Ponce Enrile. Buhay pa siya at marahil ay siya na ang magbubukas ng totoong kasaysayan. Basahin natin ang post niya at nakita natin ang kabuluhan sa kanyang mga sinasabi at connect the dot na lang tayo at sa huli ang masasabi na lang natin, common sense na lang ang gagamitin sa pag-analyze ng kasaysayan. Tara, basahin natin ang kanyang kwento. Noong September 1982, ginawa ni Pangulong Marcos ang kanyang huling pagbisita sa Estados Unidos. Dinala ako bilang miyembro ng kanyang opisyal na partido. Dinagtagal pagkatapos kong bumalik mula sa pagbisita sa US, nakita ako ni Miss Edna Camcam, isang babaeng napakalapit kay General Fabian Ver sa aking opisina sa Camp Aguinaldo. Siya ay tubong bayan ng Amulong sa Cagayan, aking probinsya. Ang kanyang tiyuhin na si Alfredo Catolico, ang kapatid ng kanyang ina, ay isang matalik na kaibigan ng aking ama. Si Edna ay malawak na pinaniniwalaan na romantikong nauugnay kay General Ver. Sa takbo ng aming pag-uusap, ipinagtapat niya sa akin ang isang nakakatakot na kwento. Sinabi niya sa akin na si General Fabian Ver ay bumuo ng isang junta ng militar upang kunin ang gobyerno at pamalaan ang bansa pagkatapos mamatay si Pangulong Marcos. Tinanong ko siya kung sino ang mga miyembro ng junta ng militar. Sinabi niya na sila ay si General Josefus Ramos ng Philippine Army, Major General Vicente Piquio Jr. ng Philippine Air Force, Rear Admiral Simeon Alejandro ng Philippine Navy at Commodore Brillante Ochoco ng Philippine Coast Guard. Kung mamamatay si Pangulong Marcos, sabi ni Edna, hindi kaagad i-anunsyo sa publiko ang kanyang pagkamatay. Iimbitahan muna ng junta ng militar ang lahat ng miyembro ng gabinete sa palasyo at ikukoral siya. Sa kaso ko, matatanggal ako kaagad. Pagkatapos nito, ihayag sa publiko ang pagkamatay ni Pangulong Marcos. Ilalagay ng junta ng militar ang unang ginang bilang pansamantalang pangulo ng bansa. Pagkalipas ng 6 na buwan, nang pinagsama-sama ng junta ng militar ang kontrol nito sa bansa, aalisin ang unang ginang at ang junta ng militar ang papalit upang direktang pamahalaan ang bansa. Ang kwento ni Edna Camcam ay nagpagulo sa akin. Tinanong ko ang aking sarili, ano ang nag-trigger ng pag-aalala tungkol sa pagkamatay ng Pangulo? Malusog ang tingin ko sa kanya. Wala akong nakitang senyales na may sakit siya. Mahilig siyang maglaro ng golf. Naglaro din siya ng pelota. Masaya siya sa water skiing. Halos araw-araw siyang nag-ehersisyo. Ano ang naging dahilan ng pagbuo ni General Fabian Ver ng isang military junta bilang pag-asam sa pagkamatay ng Pangulo? Nang maglaon, nalaman ko na ang presidente ay may sakit mula noong 1978 na siya ay nagda-dialysis at nagagamot mula noon. Nakuha ko ang impormasyong ito mula sa aklat Ferdinand E. Marcos Malacanang Tumakiki ni Colonel Arturo Aruiza. Siya ang military aide ng Pangulo mula sa simula ng kanyang rehimen noong 1966 hanggang siya ay mapadpad sa Hawaii noong 1986. Akala ko ang kidney transplant ni Pangulong Marcos noong gabi ng August 7, 1983 ay isang kamakailang karamdaman. Matagal na pala siyang may sakit noon na hindi ko alam. Nalaman ko ang tungkol sa operasyong iyon kinabukasan lamang ng August 8, 1983 mula kay Rafael Salas na nakakita sa akin nang siya ay bumalik sa bansa mula sa United Nations upang magbigay ng talumpati sa University of the Philippines. Lubos kong naunawaan ang pagnanais ng junta ng militar na alisin ako kaagad. Itinuring ako ng mga miyembro ng junta ng militar bilang kanilang mapangalib na kaaway. Minarkahan nila ako bilang isang banta sa kanila, isang balakid sa kanilang plano. Alam nila na malakas ang suporta ko mula sa mga junior officers at rank and file ng AFP. Alam din nila na hindi nila ako makokontrol, na hindi ako sasama sa kanilang pakana at mayroon akong kakayahan na hadlangan ang kanilang balak. Kaya isang mahalagang bahagi ng kanilang plano sa laro ay patayin ako kaagad. Mayroong ilang mga pagtatangka upang kitilin ang aking buhay. Ang huling dalawa ay medyo magaspang at walang hiya. Ngunit kinumpirma nila ang aking paniniwala na ang kwento ni Edna Camcam ay totoo.
Tinukoy din nila sa akin na ang tanging pagpipilian ko ay lumaban at sana ay mabuhay o sumuko at mapahamak. Ilang sandali matapos ang paglilibing kay Ninoy, isang selyadong sobre ang inihatid sa aking opisina sa DND at iniwan sa mesa ng aking tumatanggap na clerk. Ang selyadong sobre ay mula sa NISA. Hindi kilala ang taong nagdala nito. Ang sobre ay naglalaman ng intelligence report mula sa NISA. Sinabi sa ulat noong libing kay Ninoy, isang pangkat ng NPA mula sa Concepcion, Tarlac ang pumasok sa Metro Manila para patayin ako. Pinangalanan ng NISA ang commander ng NPA na papatayin ako. Ang paraan ng paghatid ng ulat ng NISA ay pumukaw ng hinala sa aking mga tauhan. Sinuri nila ang pagkakakilanla ng commander ng NPA mula sa order ng labanan sa DND. Wala ito doon. Ang aking mga tauhan ay naglunsad ng isang operasyon upang makuha ang tunay na pagkakilanlan ng lalaking iniulat ng papatay sa akin. Natuklasan nila na siya ay mula sa San Miguel, Bulacan. Siya ay kabilang sa grupo ni Rolando Galman, ang pinangalan ng pumatay kay Ninoy Aquino. Inaresto ng Philippine Constabulary Unit ang lalaki mula sa San Miguel, Bulacan at inihatid sa Bulacan Provincial PC Command. Hindi nagtagal, natagpo ang patay ang lalaki sa isang ilang na lugar. Ang kanyang katawan ay puno ng mga tama ng bala. Pagkatapos noon, ang barbero ko si Linda Ortiz ng Nomer Barbershop sa Makati City ay sumugod sa aking bahay sa Dasmariñas Village. Nanginginig siya. Sinabi niya sa akin sa basag na boses na may isang lalaki na pumunta sa Nomer Barbershop at nagtatanong kung sino ang barbero ko. Tinuro ng mga tao sa shop si Linda. Kinausap siya ng lalaki at inalok siya ng 1,000,000 piso kung lalaslasin niya ang aking lalamunan gamit ang kanyang labaha. Nagulat si Linda at sinabi sa lalaki na hindi niya magagawa sa akin yun. Tumalikot ang lalaki at umalis na hindi masaya. Nang marinig ko ang kwento ni Linda, kumbinsido ako na may aktibong pagsisikap na patayin ako. Kinumpirma rin ito ang aking hinala na ang ulat ng NISA ay bukod sa isang masamang balak laban sa akin. Sinabi ko sa aking mga tauhan ang tungkol sa kwento ni Linda. Hinigpitan nila ang aking seguridad at binawasan ko ang aking mga aktibidad at galaw. Habang nagkukwento si Edna, naramdaman kong umakyat ang dugo ko sa ulo. Namumula ako sa galit. Sumakit ang ulo ko. Nakaramdam ako ng kaunting bigat. Akala ko, sasabog na ang ulo ko. Hinala ko ang ambisyon ni General Fabian Ver gaya ng hinala ko sa ambisyon ni Nanding Kuangko at ng iba pa. Ngunit hindi ko akalain na mayroon siyang ganoong uri ng kabasusan, kawalang galang at mapanlinlang na disposisyon. Natigilan at nagalit ako sa narinig ko kay Edna. Gayunpaman, pinigilan ko ang aking emosyon. Ayokong mapansin ni Edna ang lalim ng aking galit. Pagkaalis ni Edna sa aking opisina, tinipon ko ang aking mga katulong sa militar at mga opisyal ng kawani. Sinabi ko sa kanila ang kwento ni Edna. Walang nagtunong sa katotohanan ng kwento. Ang ilan ay nagpahayag lamang ng pagdududa sa kakayanan ni General Ver na isagawa ang kanyang balak. Nangako silang gagawin ang lahat ng hakbang para masira ang disenyo ni General Ver at ng kanyang mga kasamahan. Humingi ng pahintulot ang aking mga aide at staff officer na ihanda ang aming plano ng aksyon. Sinabi ko sa kanila na mauna na sila. Pinayuhan ko silang maging maingat, panatilihing ganap na lihim, lubusang suriin ang lahat ng taong nagtatrabaho sa kanila at mag-ingat sa kanilang paghahanda. Inutusan ko rin sila na huwag ipaalam kahit kanino ang kwento ni Edna sa labas ng aming grupo, kahit sa mga miyembro ng kanilang pamilya. Kinailangan nilang bantayan ang aking mga salita at kilos upang maiwasan ang panghihinala. Binago ko ang mga tauhan ng unit ng militar sa DND. Hinirang ko si Colonel Gregorio Gringo Hunasa ng PMA Class na 1971 bilang commander ng DND Security Force. Siya ay mula sa Philippine Army. Hinirang ko rin si Colonel Eduardo Red Capuna ng PMA Class 1971 bilang DND Intelligence Officer. Siya ay mula sa Philippine Air Force. Binago rin ang rango at talaan ng pwersang pansiguridad ng DND na may mga binata mula sa AFP na well-screened at physically fit. Inutusan ko sina Colonel Hunasan at Colonel Capunan na mahigpit na sanayin ang kanilang mga tauhan para sa labanan. Nag-hire ako ng Korean para maging skillful sila sa martial arts. Sinanay ko sila sa Taekwondo at nakakuha ako ng black belt. Palihim din naming dinala sa bansa mula sa United Kingdom ang mga dating miyembro ng Special Air Services o SAS para sanayin ang mga miyembro ng DND Security Force.
Sinimulan namin ang pagsasanay noong huling bahagi ng 1982. Ang pagsasanay ay ginawa sa malayong lugar, ilang at malupit na kagubatan ng Cagayan, Zambales at Quezon ng mga lalawigan. Pagkatapos ng halos isang taon ng mahigpit na pagsasanay, gumawa kami ng isang compact, mobile, hardened at well-equipped combat-ready military force ng 300 na lalaki na may kakayang mabilis at surgically strike sa anumang particular na target. Ginamit ng Persa ang mga codename na joggers para sa mga tungkulin laban sa mga mananayaw para sa VIP security assignment. Ang unang misyon ng bagong sinanay na 300 lalaki ay upang mag-secure ang D&D. Ngunit ang misyon na yon ay kasunod na pinalawak upang isama ang operasyon pagkatapos ng mga assassins for hire, dollar soldiers, smugglers, gun runners, kidnappers for ransom, carjacker at iba pang sindikato ng krimen. Sa dinagtagal, nakakuha ito ng magandang reputasyon at kinatakutan ng mga kalalakihang militar. Samantala, nagpatuloy at tumaas ang mga aktibidad ni General Ver at ng kanyang grupo para patatagin ang kanilang kapangyarihan hindi lamang sa Malacanang at sa Burokasya, kundi maging sa AFP. Pinalawak at pinalalim nito ang kawalang kasiyahan at pagkadismaya ng mga nasa gitnang ranggo ng mga opisyal ng AFP. Umunlad ang paksyonalismo sa organisasyong militar. Ang mga paksyon ay walang hugis, wala silang sentralisado o pinag-iisang pamumuno. Ang sitwasyong iyon ay nagsilbing backdrop para sa Reformed Armed Forces Movement o RAM na ang colonel ay ang bagong sinanay na 300 mga lalaki na pwersang militar ng D&D. Kaya naman, ang junta militar ni General Fabian Ver ang nagbunga ng sariling pagkasira. At sa pagbabasa-basa nga natin ng mga comments ay nakita natin ang mga sumusunod. Ito, sulat ni Mark Dwight Citadina. Also, General Ver's daughter, Juana, is backing with the martial law victims and issued apologies to them. Well, she should apologize to the military officers, mostly from the PMA, who were robbed of appointments and opportunities in the key post to the officers from the ROTC in which General Ver came from. Mula naman kay Shuni Batong, Mark Dwight Citadina, dapat lang mag-sorry sila in the name of their dad because he was really the instigator. Siya nag-utos sa militar kung anong gawin. Mga victims of martial atrocities for General Ver ang totoong may pakanaan lahat with his ambitions to take over. Do you remember while on TV, suggest niya kay President Marcos na bombahin ang mga rallyista. Diba sabi ni Marcos, no, 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 I heard that while watching them on TV. At ito naman ang reply ni Mark Shoni Batong. He is also the reason why Colonel, later Senator Hunasan formed RAM. He promotes and appoints the ROTC graduates rather than PMA graduates like him and others, including his Mr. Senator Lacson, who was commissioned into the Philippine Constabulary that later became the PNP. Well, mga kababayan, masusulat na ba sa kasaysayan ang lahat? Kay tagal nating hinihintay hanggat buhay pa si JPE at Fidel Ramos. Dapat isabihin na nila ang totoo para makapag-move on na tayo at umiwas na sa pagbabalik sa nakaraan. As PBBM's legal advisor, dapat ay magkaroon ng closure ang lahat para tayo ay makapag-move forward. Sabi nga ni Pangulong Marcos, I'll take my destiny, whatever that may be, but I'm going to fight for the dignity and my honor. Kahit wala na siya ay may susulat ng kasaysayan sa tama. May babalik ang dignidad at honor ni Pangulong Marcos sa tamang panahon. At ang panahon na yon ay pinatunayan ng 31 milyong mga Pilipino na nagbuklo kay Pangulong Bongbong Marcos at naghatid sa Malacanang Palace.